Bakit ganun yung ibang mga mister? Wala silang pakialam sa nararamdaman ng mga misis nila. Hindi nila nakikita yung pagod at mga sakripisyo ng mga asawa nila sa araw-araw. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo, hindi nila nakikita na parang normal na lang sa kanila. Babae ka eh. Yan naman talaga ang trabaho mo bilang asawa. Kaya pag nagreklamo ka, sasabihin reklamador ka pa. Pag umiyak ka, sasabihin OA ka at nag-iinarte ka pa. Lahat ng hinanaing mo sa kanya, wala lang para sa kanya. Puro pansariling kaligayahan lang ang iniisip niya. Hindi nila alam yung mga bagay na sinakripisyo mo simula nang bumuo na kayo ng pamilya. Bakit ganun yung buhay mo nagbago? Pero parang sila walang nagbago. Nakakalabas pa rin sila at nakakasama sa barkada. Lahat ng gusto nila dapat magawa nila. Pag tumutol ka sa kagustuhan nila, magagalit pa at parang ikaw pa ang masama sa kanya. Minsan, nakakapagod din pala. Samantalang lahat ng bagay na gusto mo, isinantabi mo para sa pamilya mo. Dahil pamilyadong tao ka na, nipagsama sa mga kaibigan, at makalabas kahit isang beses man lang, hindi na. Pero sila, isang aya lang ng barkada. Wala silang pakialam sa nararamdaman ng mga misis nila. Minsan, gustuhin mo man sabihin sa mister mo ang mga wants at needs mo para sa sarili mo. Pero naisip mo, wag na lang at baka mamaya sumbatan ka pa na wala ka nang trabaho, puro luho ka pa. Hindi naman sa luho yun eh. Minsan sa sobrang pagod sa pagtatrabaho sa loob ng bahay at pag-aasikaso sa pamilya, gusto mo din lang naman bigyan ng reward ang sarili mo. Nagkandalusyang-lusyang ka na nga sa mga gawaing bahay na hindi maubos-ubos. May stress ka pa dahil magagalit pa sila kapag pinagbawalan mong sumama sa barkada. Akala ko dati, masarap magkaroon ng asawa. Pero hindi pala, ito pala yung stage na napakahirap. Lahat ng sakit nararamdaman